So, yun mga kamasta, no, kung may papansin nyo, pinabakbak ko to. Pinalis ko yung mga moldura niya. Kasi walang lakas mga kamasta, no, napakadaling maalis. Hindi sila naglagay ng pako o kaya alambre. Tapos ang pagkakalam ko nito, inassemble sa baba. Ito, yung portion na nakapaibabaw o kaya yung nakabukol. Ito yung ginagamit namin, pang sanding yan. Para maging pantay yung wall. So, ang gamit natin, ito, kolong-kolong lang mga kamasta, no. Ayan, sana nga pagpalain tayo, magkaroon din tayo ng sariling sasakyan. Pangakot para hindi kawawa tong kolong-kolong ng aking biyanan, ano. Mga kamasta, magandang umaga sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kamasta, no. So ngayon mga kamasta, no, panibagong araw yung aking ibabahagi ngayon. Kung ano po yung mga mangyayari sa project, ayan, sa Bambang, Nueva Vizcaya, no, magkakaroon na tayo o mag-start na tayo sa Spandrel Works doon. At magpo-purchase na rin tayo ng materyales para doon sa Bagabag, sa Tuwaw Bagabag mga kamasta, no. Mag-start tayo ngayon mga kamasta, kasabay ng painting works at saka yung sa pag de-demolish natin doon sa loob, which is yung demolition na yan, yung alisin yung mga ceiling at saka yung mga extra na mga cabinets doon. So ayan, mag-start tayo ngayon. Napapansin nyo, ayan, may saging akong may saging dito sa may opisina mga kamasta, kasi ayan, pasalubong na isa sa mga worker ko, no. So masarap yan, lalo na pag nilaga, masarap na pang umagahan mga kamasta, no. So yun mga kamasta, no, ayan, dito na sila sa labas. Bali mamaya, kukunin din tong scaffolding na to. Tapos ito, yung sasakyan ni Bayaw. No, I love eh. Ayan, okay na, no. Kukuha muna sila ng pansamantalang tungtungan nila. Kasi to be followed yung mga H-frame natin. No? And then, shoutout nga pala dun sa may pinagkuhanan din natin ng panibago natin gamit. Kasi pangalawa na to. Ayan. So, salamat ulit. Lazada naman yan. Lazada. Kumuha tayo ng panibagong circular saw, ano. Ayan, diamond cutter. So, ayan. Prepare na lahat yan. Then, pupunta na sila. Then, punta rin tayo doon para prepare natin yung mga materials. Sunod din tayo doon mga kamasta, no. Bali, siguro sasabay din tayo. Kasi early in the morning pa. Alas 6 pa lang mga kamasta, no. 6 a.m. pa lang, so wala pang nakabukas na bilihan ng mga para sa pintura. Hindi pa tayo kasi nakapag-purchase gawa nung Linggo na kahapon. And then nung Saturday naman, medyo naging busy tayo. So ngayon pa lang tayo magpe-purchase ng mga materials para sa painting works at saka dun sa ceiling, sa Bagabag. So yun, mamaya magpe-purchase din tayo ng materials mga kamasta, no. Mga kamasta, no, dito na tayo sa project. Ito yung project natin dito sa Tuwaw Bagabag, ano. Ayan. So ayan, marerepaint natin yan. Or I mean is pipinturahan yan. Tapos dito, kakaroon tayo ng demolition dito mga kamasta. Alisin yung mga yan, yung mga dating kisame niya. Tapos dito, ayan, painting works. Trabaho din natin yan. Tapos dito, eto na siya. Eto yung alisin natin, buo yan mga kamasta, no. Ayan. Maalis yan, pati yung mga cabinets. Dito rin sa mga rooms. Ayan. Kasi mga lumang designs at the same time eh kung makikita niyo mga mancha-mancha yan, so pag pininturahan niyo yan sigurado malaki yung gagastusin gawa nung puro mancha na yan. So double check pa natin yung bubong niyan. Tapos dito, maalis yan lahat. Dito mga kamasta, no, maalis yan lahat. So demolition talaga mangyayari. Pati itong mga cabinet, alisin din to kasi papalitan natin itong mga to. Ayan. Kung mapapansin nyo dito mga kamasta, no, yung mga, itong mga built-in cabinet nya kasi, MDF yung mga ginamit. So ngayon, tinitingnan nyo, lumulobo yung mga yan. Ayan, no. So, ang gusto ni Madam, papalitan din natin yan. Bali, hindi na tayo maglalagay ng cornisa para mas maganda tingnan. Ayan, no. So, ayusin natin lahat, pati itong counter nya. Maalis din yan. Hanggang dyan, sa may kusina na yan. Maalis yan lahat mga kamasta, no. So, ngunay nila dito, mag alis sila ng linya ng kuryente. And then,
ibababa lahat yan. Ayan. So, ano, Levy? So, dito mga kamasta, no, ayan, ito yung re-remain pa rin natin itong mga moldura niya. Then, ito, magta-tile cladding yan. Pero, titingnan natin kung anong babagay dyan, mga kamasta, no. Pero, soon pa yan. Ang gagawin muna natin dito, painting works muna, eh. Ayan. Tapos, renovation. Mahuhuli na yung mga existing work natin. Ayan. Shoutout to mga tropang batak natin, ano. Ayan si Papa, oh. Ang sexy. So, electrician natin. So, ang gagawin muna talaga nila ngayon, aalis muna ng electrical. Alisin muna nila yung mga connections sa mga ilaw. Bali, ibababa lang naman muna nila yung mga yan. Tapos, tatapan. Then, mag-iiwan ng pang-ilaw pagka nabaklas na yan lahat. Ayusin natin. So, titingnan muna natin ng maigi para before and after yan, mga kamasta, no? Before and after yung mangyayari. Ayan, shout out kay ti Madam, kapatid ni Ma'am Remy yan. Kamasta, no? Ayan, balik muna tayo dun sa bayan at kukuha muna tayo ng mga materyales para dun sa painting works. Tsaka gamit ng tropa kasi kulang yung nadala nila. Bali naiwan sa ibang project yung ibang gamit nila. So kukuha muna tayo dun sa opisina, no. So, nandito na tayo. Ayan si Boji, nandito na naman sa likod ko. No? Ayan, tingnan muna natin yung mga ginagawa nila sa loob. Bali nakapag-umpisa na sila nagbakbak. And then nandito na rin yung dinala natin na scaffolding o H-frame, ano, para mas marami yung gagamitin nila. Nagdagdag tayo ng H-frame para magamit din dun sa may painting works natin. Ayan, o. Ayan yung pamangkin ni Madam, ano. Yung pamangkin ni Ma'am Remy. So, dito tayo. Tingnan natin yung ginagawa dito sa loob. Ayan. So, ayan. Naumpisan na nilang nabakbak, mga kamasta, na. Ayan, o. So, kung makikita nyo, lalayo pala ng spacing niya. Ayan, ang lalayo ng spacing niya. Tapos, purong kahoy yung ginamit. Ngayon, mawawala na yan, lahat. Nandito na yung mga kalat, ano, imiminsanan niya, naalisin. Ayan, o. Ayan, pinapapaba ko muna lahat, mga kamasta, no. So, tingnan din natin yung mga gagamitin natin pagpipinto, ay mga pintura, no. Ayan, naka-ready na. Mga pinurchase natin. So, yan yung biyanan ko. Yung head of painters. Siyempre. Mabayan mo na yan. So, yun mga kamasta, no. Dito, pinapalagyan ko ng masking tape. Yung may mga kapak, ano. Para maiwasan nila. Kasi kung sakali, hindi pa kasi nakabudget yan, eh. Kung ano pa yung decision ni Madam. Sasabihin pa natin yan. Bali dito, ayan, nagpre-prepare na sa pagpipintura. Pero, ang una muna dyan, ayan o. Kuskus, tapos sanding muna. So, preparation pa lang yan, mga kamasta, no. So, ganyan kami pag nagpre-prepare ng painting works. Ginagamit namin yung number 36 na liha. Ayun. Uncle Jong! Ayan, yung ginagamit namin, which is number 36. Ayan, yan yung pang sanding namin dyan. Then, ginagamitan din namin siya ng diamond. Hindi, meron yung diamond. Ayun, ginagamitan din namin siya ng diamond. Ayun, eto. Yung portion na nakapaibabaw o kaya yung nakabukol. Ito yung ginagamit namin, pang sanding yan. Para maging pantay yung wall. Tapos yung sa may rough area naman. Ayan. Ayan o, yung ginagamit namin, ginagamitan namin siya ng plato. Ito siya. So, ayan, marami pa tayong gagawin dito, mga kamasta, no?
So yun mga kamasta, no, kung may papansin nyo, pinabakbak ko to, pinalis ko yung mga moldura nya kasi walang lakas mga kamasta, no, napakadaling maalis. Hindi sila naglagay ng pako o kaya alambre. Tapos ang pagkakalam ko nito, inassemble sa baba. Tapos dinikit lang. So ngayon, papalis natin yan kasi nakakadisgrasya yan pagka tumagal. At the same time, pangit na kasi pagka may mga ganyan mga kamasta, no, hindi na siya babagay. So ang ginagawa natin, ginagrind natin yung dulo niya. Ayan. So magiging texture to. Ite-texture natin yun. Tapos dito, i-play-play natin yung portion na to. So makikita nyo yan pagka may pagka magpipintura na para maging maganda yung outcome niya mga kamasta, no. Abangan natin yan. Ayan, maalis muna yung mga yan. Kung mapapansin nyo yan, no, puro dugtong-dugtong yung mga kahon. So maalis yan lahat. Ngayon, ang focus muna nila, maalis to. Then ito. Tapos, ayan. Dere-derecho na yan, babaklasin nila yan lahat para mas maganda, no. Ayan mga kamasta, no, ayan, iwan muna natin yung tropa dito at pupunta tayo sa Bambang. Puntaan natin yung sa project and magpe-purchase pa kasi tayo ng materials, no? At ayan, dadalhin natin yung isang kolong-kolong. Tapos magpe-purchase din tayo na pupunta dun sa Casibook kasi nakulangan ng materials doon pati dun sa electrical works niya. Kaya i-prepare na natin, bali hindi pa nakabalik yung tropa, hindi ko pa na-update si Sir Jason gawa nung hindi ko ma-desisyonan kanina kasi late na kasi wala kaming time na bumili kahapon at saka nung nakaraan kasi nga syempre alam nyo naman Sunday wala rin pagbilan. Ngayon ang gagawin muna natin, ngayon yung purchase muna tayo ng mga materials para sa project natin sa Bambang, ay project natin dito sa Bagabag at saka dun sa Casibu. At then pasyal din tayo sa Bambang para makita natin yung mga ginagawa nila ng mga kamasta, no. So let's go. Mga kamasta, no, nandito na tayo sa Bambang, ano? Silipin lang natin yung mga ginagawa nila dito, then punta na tayo mag-purchase ng materials, then balik tayo sa Bagabag para naka-ready na yung mga pang-framing natin at para makapag-start na rin sila mag-frame bukas kahit na may nag-de-demolish sa isang part, may nag-frame na rin sa portion na naalisan na ng kisame. So tara, tingnan natin yung sa loob mga kamasa yung mga nalatagan na para magkaroon tayo ng update dito mga kamasa, no? So let's go. So shout out pala kay Sir. Ayan, gumagawa ng nagdi-DIY. Ayan, bayo ni Sir Wendell. Ayan, no, nagdi-DIY siya ng mga tapos mano-mano mga kamasa, pero tingnan nyo naman, no, pulidong-pulido, no. Ayan, so tingnan natin sa loob dito mga kamasta, no. Ayan, bro, dito na umpisan na rin mga kamasta, no. Ayan, mamaya malalatagan na to ng metal paring. Ito yung pinaka-front nya. Ayan, so papakita ko yan yung design dito sa may screen na mangyayari dito mga kamasta, no. Dito, ito malalatagan na rin to mamaya. Then ito, kompleto na yan mga kamasta, no, nahangera na natin. So ready na yan natapalan. Pero bago yon, kukompletuhin muna natin yung electrical wires niya kasi magdadagdag tayo ng mga ilaw. So okay na dito mga kamasta, no. Ayos na lahat. Then sa may mga cove niya, saka drop, kompleto na rin yan. Ayan, naglalagay na si Michael ng para dun sa may cove natin sa taas. No, Michael! Shoutout daw kay Mrs. niya. Si Paika. At saka si Danny Boy na Boy Disgracia. Boy Bangga. Si Mrs. niya kay Roxanne. Shoutout daw kay Roxanne. Danny Boy, pang ilang gasgas mo na yan? Nagdagad ka mag-timid. So, ayan. Ayan ang naging problema natin mga kamasta, no? Yung sabay-sabay silang nawala dahil sa disgrasya na yan. So, okay lang yan mga kamasta, no? Ayan, ayos na lahat. So, ayan. I-update natin dito mga kamasta, no? Then, bukas, subukan nating tapusin yung sa electrical layout nito para makompleto na rin. Para dito, makapag-frame na rin kami dito. Para continuous yung trabaho natin mga kamasta, no? And then nga pala, ayan, nagkaroon tayo ng problema sa spandrel natin. Kasi na-delay mga kamasta, no? Na-delay yung ating order. Pero sana, ayan,
makapag-start na rin sa labas, sa spandrel. Kasi yun na nga, nagkaroon ng problema sa delivery, mga kamasta, no? So yun, mga kamasta, tingnan nyo, ah, yung sa may biga natin. Flinat na natin yung sa ceiling kasi sobrang baba na itong area. Ayan, sobrang baba. Ayan, no? So hinabol na natin yung sa may biga para pantay na yan. Kasi ang magiging kwan na lang yan, mga kamasta, yung drop niya is, o kaya yung cove niyan, 35 cm na lang yan. Para babagay siya, mga kamasta, no? Then makikita nyo yung mga screw natin sa mga laging nagtatanong sa akin. Kasi doon sa may last vlog natin na tutorial natin, parang nag-aalangan sila. Pero try nyo po yan, try nyo po. Gumamit lang kayo ng 1/8 na drill bit. Kapit na kapit po yan yung wood screw o kaya metal screw na 1/1/2. Yan ang gamitin nyo, mga kamasta, no? Basta malalim yan, okay na okay yan, mga kamasta. Tingnan nyo, tatlo-tatlo pa yung kinakabit namin. Pero sobrang tibay niyan. Kahit hila-hilain mo yan. Subukan mo nga, bro. Ayan, o. Oh. Diba? So, ayan. Kamusta na, punta na tayo sa hardware kung saan kukuha tayo ng materials para may pang-frame na rin tayo sa pag-abag bukas. Kasi mag-start na nga sila, sabi ko nga, mga kamusta, no? So, ayan. Let's go! Mga kamusta, no? Ayan, nakabili na tayo ng mga gamit dito sa Lucky Homes. So, ang gamit natin, ito, kolong-kolong lang, mga kamasta, no? Ayan, sana nga, pagpalain tayo, magkaroon din tayo ng sariling sasakyan. Pangakot, para hindi kawawa tong kolong-kolong ng aking biyanan, ano? So, ito muna yung gagamitin natin. So, biyahe na tayo, mga kamasta, no? Let's go! Mga kamasta, nandito na ako sa Bagabag, ano, mga kamasta? Ayan, nandito na rin yung metal paring. Bali, bumili na rin ako ng mga kailangan pa nila sa pintura. Para makumpleto na natin. So, tingnan natin kung ano yung mga nagawa na nila dito, mga kamasta, no? Yung pag babaklas nila. So, silipin natin. So, ngayon, mga kamasta, ayan, no? Nagbababa na kami ng mga gamit. Ayan. Metal paring, carrying channel, tapos wall angle. So, dyan na muna natin papuesto. Kasi wala nang space dito. So, yun yung mga binili ko pa na pintura, mga kamasta, no? And then, dito, ayan, na-primeran na. Primeran na, then wala na yung mga moldura niya, mga kamasta. Di ba mas maganda tingnan? Ayan, oh, wala na siya. Mas magaan tingnan sa mata. At the same time, hindi siya yung ganong mabigat tingnan. Kasi parang napakabigat ko pagka may moldura yan. Kasi ang titignan nyo yung bintana niya, analog yan. So parang hindi siya akto, no? Then dito, okay na rin. Ito, texture dyan, mga kamasta, no? So, hindi pa yan na-primeran. Kasi ang ipra-primer natin dyan, Acritex cast. Then yun, tatapalan pa natin yun kasi natamaan, ano? Then yan, naalis na rin dito. Ayan, no? So, naalis na. Ay, hello po, ma'am. Na-late na kami. Ayan, so naalis na dito. Ayan, no? Wala na natira. Maliban dyan sa hanger na yan. Ayan, so nabaklas na lahat, mga kamasta, no? So ang gagawin natin dito, siguro tataas pa natin yung ceiling niya unti. Ayan, okay na. Bali, ewan ko kung naumpisan na rin nila dito. Hindi pa. So, ayun, dito pala naumpisan na natin nila. Nandito na yung mga tungtungan. Ah, umpisan pa lang. Ayan, bukas, ito na yung titirahin nila. Lahat, tapos mga kwarto. Ayan, so mabilis na proseso, mga kamasta, no? Kasi anong oras na? Ayan, no? Magpa 5 na. Na-late na kami gawa nung medyo malayo yung sa Bambang, ano. Yun lang yung mga i-update natin at ibabahagi natin ngayong araw na to. So Monday ngayon, ayan, ito na yung mga nagawa natin dito sa project natin sa Bagabag at the same time sa Bambang. Bali, ang isa pa na gagawin natin is yung pagbiyahe din sa Cebu. Bali, ayan, inaantay pa natin yung ibang tropa natin para minsanan yung pagpunta namin doon. Kasi nga para isang araw o kaya dalawang araw para matapos na yung project natin doon sa Cebu, Nueva Vizcaya, mga kamasta, no. So dito, ayan, bukas magme-metal frame na sila. Tapos para dire-diretso na yung trabaho natin. Ano, yun lang yung ating may update. At shoutout po kay Sir Wendell, ayan, Wendell Marabot. Thank you, sir. Ayan, siya po yung may-ari ng project natin sa Bambang. At saka kay Ma'am Remy Daniel, ayan, shoutout po sa inyo lahat, ma'am. Maraming salamat po sa tiwala at suporta na binibigay nyo po sa akin. So, sa lahat po ng mga supporters natin dyan, sa lahat po ng mga OFW, sana po mag-ingat po kayong lahat dyan.
At patnubayan po nawa po kayo ng Panginoong Jesus. So, bye. God bless everyone.